yung area ng Capian. Nagdigaan ng chip. Ayan. Hindi napuntaan na natin ito noon. Pero, sulitin nga natin gawa ng mga puma. Ang mga kape daw dito, coffee bean ay na-harvest na. So, nag-grind na siya. Nandun na siya sa, dun sa processing ng area ni na Sir Donadio. Tama po ba? Yung mga kape po dito, Sir? Doon po dinadala sa inyong... Ano po? Lahat po ng kape, ano po? Doon dinadala. So, hindi na ganun kahirap yung market ng kape. So, ayan. Ito yung mga na-harvest na ng mga kape. So, ayan. Makikita nyo. Yung mga... pinagputulan, ayan. Ayan. So ito din ay part ng paana ng bundok. Tuli, sabi ni Sir Donadio, pag dinerecho mo daw itong daan na to, yung daan na to, papunta ng Dolores, ano po? Kasi yung bundok ng Salukot sa Dolores, magkadikit lang mga kahani sa mga katakam, no? So ayan. As usual, marami na tayong ayan, ito yung mga puno, iba pang puno ng kape. Pababa, meron din doon sa pababang yun, yung mga puno ng ano naman. Na, may kape pa rin po dito, Sir. So, puntahan natin. Huwag lang tayo mga katapak ng angas. I-joke lang. Nakatago yun kasi. Nakatago yun ngayon. Or... ayun, mali pala, nakalabas sila ngayon kasi nga ay malamig. Mamaya, lalabas na sila. Ah, papasok na sila. Kasi mainit na. Yay, yay, yay. Nagdulas. So, ito yung mga iba pa nilang mga kape. May mga niyog. Lansones. Sari-sari, naka-intercrop lang sa isang ano, sa isang lugar. Ayan, yung kape. Ito pa yung mga... ano ba dito? Ayan. Mga kape. Mga green pa yung iba. Ayan. Ayan sa pababa pa. Meron pang mga kapehan doon. Sir, silipin ko lang po. So, ayan. Silipin lang natin. Ayan, mga niyog din. Ito sir, mga paminta. May mga paminta din pala dito. So, ayan. Ayan, paminta to eh. Ayan, naka-vine sa puno ng lansones. Ito, mga paminta to. Ayan. Kailan niya pong harvesting ng paminta, sir? Kailan niya po ito namumunga? Summer po ba? Oo, summer din yan. Mga gartorin pa. Gartorin eh. Kailangan wala bunga eh. So yung mga katakam, wala siyang mga bunga. So ito, maganda oh. May mga ano na yung ano, bunga na yung kape. So ito na yung season, February ng kape. So harvesting season na siya ng mga kape dito. So dito sir. Saan na po tayo? Dito na po tayo. Bakit po? Wala ditong yung specific na daan. Kasi ano, pwede kang lumusot kahit saan. Pwede kang lumabas kahit saan. Ganyan. Huwag ka lang ano, matitilasan. Ito mga paminta. Saka akyat sa puno ng niyog. Lagi pong nananalo si Ma'am Erna sa mga ano po eh. Sa mga raffle po sa TikTok. Nung last po, inanalo na naman siya ng load. Magkano ang load? Hindi ko lang po alam sir kung magkano. Ito, yung mga kape pa. Ayan. Wala siyang ano. Wala siyang
Ito sir, mga ano po, halo-halo po nga po, ano po, may robusta. Hindi, puro excelsa ito. Puro excelsa naman po itong area na to. So, ayan. Yung mga langgam. Tama po ba? Pag may mga langgam, sinisira po ninyo yung mga kape, ano po? Hindi, hindi. Hindi, ito nakasira na kasi. Yung pong isang langgam ang nakasira. Yung pong maliliit, na masakit mga gat. So, ayan. Yung... Ano po bang kulay ng pula din ano po o itim? Yung kulay, maliit sari yan. Nakasira din ako yun bago yung itim na kuhaan yung maliit din. Hindi nakasira din yun ang kape. Pag napakunan eh. Yun eh namamahay dun sa ilalim ano po? Oo. Namamahay mga kaani dun sa ilalim. Kung hindi rin mamatay ang kape. Sa ilalim nung mga ganon, nung roots, sa dun siya namamahay. Mahirap mamuti pag aking Dun langgam. Dun namamahay yung mga langgam na sinisira sa mga ano, sa mga bunga saka sa kape mismo. Anong nilalagay niya po dun sir pag may mga ganun? Spray na lang ano mga kung ano yung mga... Pero ang kalimitan po kasing pang spray dito mga organic ano po? Oo. Hindi po kayo nagamit ng mga synthetic. Ilang sa ilo po na isang taon, ilang beses po kayo mag-spray ng organic na ano? Minsan mga sa dalawa, ganyan. Ah, sa dalawa lang po. Oo. So, yung pong organic ay tubig. Liquid siya, mga kaanin, kanilang mga ano. Mga... So, ito, mga naharbisan na. Yung part dun sa baba, yan yung mga meron pa. Kasi... I think pwede na yun sir ano po. Gawa ng pula na lahat yung halos yung ano. Pula na halos lahat mga kaani yung mga ano. Nandun sa loob. Sa baba. So yan. Pababa na kami. Hindi sir. Hindi. Silipin pa namin yung ibang area dito na may kape. So ito. Yan. Pag diniretso nyo yan, tama po ba sir? Pag diniretso to, padoloreso po. So ayan, ang makakakyat lang dyan na mga motor ay yung barako. Yan yung mga ano, yung mga click po, Honda click po. Hindi lang natin, kaya naman, kaso lang. Andan din yung mga 4x4 na yung di dual, kakyat din dyan. Yeah, may bakas diyan, may ano lang. Ah, yung pong mga ano. Yung mga na maliliit pong ano, malaking hilong. Na ikot pati una. Dito sa amin. Daan ng ano. Sa mga mga ka. Pag doon na mo kasi to, ito papunta lang Dolores. So hindi ka na kasi magdadikit lang to eh. Halos. Ito yung mga puno ng kape. Yan ang maliliit lang. Maliliit lang yung mga kape dito sa part na to. Doon sa baba, tama po ba sir? Oo. Matataas na po. Hindi na pruning yun eh. Ayun eh. Pero ito laga nila pinapruning. So itong part, itong mga puno ng kape dito sa part na to ay naalagaan. Hindi naman ibig sabihin na yung sa part na hindi naalaga. Kumbaga ito, alaga ng pruning. Sige po, kung pwede po. Kaya sir. Araw po. Individual yung mga kape. Ang may barista ko. Yung kape, baka sila niya. So, ayan. Silipin natin yung. Apo. So, yun mga. Ito yung isang area. Kabilang area lang to nung pinuntahan natin doon. Isang may-ari lang nito. So yun yung okay. Ito lang yung may-ari nitong ano, kapihan na to. Si ano pangalan nga po Sir Mike, ano nito? Member niyo din ano po? Baristo Balog. Yung si Sir Baristo, yung may-ari nung kapihan na to. So napakarami nung mga ano na dito, mga kape. Hindi lang siya. Hindi
po dyan. Hindi, baka naroon sa ilalim. Baka nandun po sa ilalim, matarik po eh. Baka pumahulog kami. Tala, hindi tayo ready bumaba o umakyat ng ubundok, pero yung bumaba dun sa ano, hindi natin kaya kasi nagtatanggal ng mga mangkit. Ako mamaya na dun siguro sa baba bago tayo bumalik sa kabayanan dun sa baba ng Candelaria. Nahuhulog yung ano ko, masikip na yung ano ko, pero ano pa din, ano ba tayo, napayat pa tayo, kaka ano natin. Medyo ko lang. Ayan yung bundok, oh. Ayan. Ayan yung part ng bundok na may mga kape din dyan na hindi na nakaharbisan din. Yun nga lang, hindi natin mapupuntahan kasi sitaw yan, ano po, yung ano po. So yun, may mga sitaw dito. Baba na kami ni Seb doon sa isang area, tapos videohan din natin, and then silipin natin yung ano, bodega nila doon mamaya. Doon sir nilalagay yung mga ano po, mga kapag yung fresh na na-harvest po, sir. Doon inilalagay po. Kaso ngayon hindi malagyat, kakaunti yung kape, hindi pagkakatindi yun. Kakaunti pa rin po hanggang, kahit po season ng kape. Mahina ang bunga. Mahina po yung bungahan. Baka po kulang sa fertilizer. Hindi, fertilizer, maraming ulan. Sadyang kailangan po. Nakailang kilo pa lang po kayo sa estimate niyo po, sir? Ngayon, yung mula nung unang mag-harvest ng season ng coffee beans. Ngayon lang. Apo. Ay, narlaki baka yun nila kung may isang tonelada na kaya. Yun, medyo madami na rin po pala, no? May isang tonelada na din, pero sabi ni Sir Donadio, medyo maliit pa lang din po yun. Dati po ba nakakailang ano kay sir? Abay kami nun nakakawa namin yung 10 tonelada eh, na ano? Oh, 10 tonelada. Kariwa, yung press. Mm-hmm. Napakaliit nung binaba mga kaani sa mga katakam nung volume nung nakaharvest nila. Mula 10 tons up ngayon. Hindi pa ito ang ano. Mm-hmm. Baka hanggang March pa ng Abril yan eh. Baka naman mga ka dami-dami pa rin. So yun, hindi pa naman agad natatapos. Tama naman, hindi pa naman tapos yung harvesting season ng kape. So aabot pa ng mga March or April yan. So possible na gano'n. So yun, magdadrive muna kami. Magdadrive muna ako pababa kami ni sir. And then kita-kits na lang dun sa next area. So yun, mga kaani katakam, hindi ko alam pag ginagalaw ko itong ano, na ilaw itong umiilaw eh. Hindi naman madilim. So ayun, okay lang yun. So ayun, nandito na tayo dun sa isang area ulit ng mga kape nila. Dito naman matataas yung mga coffee trees nila dito. Sir, ito po ay ano? Robusta din po ito, mga excelsa din. Puro excelsa po. Meron na robusta. Paano po paano sir ano? Samantalahin ko na sir yung pagkakataon, paano malaman sir na robusta o excelsa? Ganito ang dahon, makaiba. Oh. Ang dahon po ng robusta. Ayan, ganyan. Punit tayo ng ano, isang para ma-ano natin, mag-matured natin. Excelsa, oh. Ito yung excelsa. So mga ano, parang at least may natututunan din kayo sa akin, sa Calvin. Ito yung mga dahon ng excelsa. Yan. Ito yung sa robusta. Yan, ano siya? Malaki yung diferensya niya. Ito ayan oh. Kung mapansin niyo, magkaiba yung ano, yung size nung ano nila. Ito pahaba na palapad, ito palapad lang yung robusta. Ano po? Ito excelsa to, yung mahaba. So dadalhin natin to para sa alam natin kung ano. Sir, yung ano naman, Liberica. Paano ang ano niya, sir? Ang Liberica ay halos katulad rin nito. Katulad din po nung Excelsa. Kaya lang yun yung makikitid. Parang mapapayat po. Oo, oh, mapapayat. Halos ipapareho na yung Excelsa. So, baka sa bunga, malalaman, sir. Bunga, malalaki. Pag po Liberica, malalaki. So, yun. Sabi ni sir, ang mga bunga daw ng Liberica malalaki. Sa Excelsa sir maliliit. Medyo ano.
Pero yung mas madaling ma-identify. So ito, papakita sa atin na sir yung klase. Kasi hindi ko pa masyado familiar mga kaani sa mga kape, sa mga puno ng kape, sa mga bunga ng kape. Kung hindi pa sasabihin na liberi kayo, excel sa yon. Hindi ko ma-identify. So ayan. Ah, ito sa rin mga robusta. Mapino rin. Pero ito yung mas maalwang pitasin. Malambot itong putihin. So ayan yung mga buto. Okay, ng letters. Ng ano po? Ng ano po sir? Robusta? Robusta. So ayan yung robusta. Ito ang mga klase na robusta. Ito yung mga sibol na eh. Laglag yung mga laglag na sumibol. So ayan. Nalaman niyo yung ano, mga bunga ng robusta saka ng excelsa saka liberica. So nag-ano kami ni sir, nag-le-learnings. Ah, ito po ay ano po? Ito po ay liberica. Liberica na po. So, walang ako sa itong dahon. Ayan, liberica pala to. So, bunga, medyo ano siya, yan o. Pahaba siya na hindi katulad nitong robusta saka excelsa. Tama po ba? Ito, excelsa na po. Ito ang excelsa. Excelsa, robusta, liberica. Tapos ito, mga anikatakam ay liberica. So magdadala tayo ng dahon, sampung lang dahon. Para mamaya mas klaro nating i-demonstrate, no? Para madali niyo ring madali nating ding matrace. Para doon sa mga ano, sa mga manonood ng video na to, pwede niyo pa kaming dagdagan ng idea or ng knowledge. Liberica din yung sa'yo. Aha. So pwede nyo kaming dagdagan ng pwede kayo mag-comment sa comment section ng video na to, ng vlog na to, dito sa part 2 ng ano, pagpunta sa Adarna Cooperative o yung mga puno ng mga kape dito sa Adarna o sa Masalukot 4. Ito yung address nila, is Barangay Masalukot 4, Candelaria, Quezon Province. So huwag kayong maliligaw, paket lang to ng bundok. So ayan, ililink ko din yung number ni Ma'am Erna saka ni Sir Donadio kung gusto niyong makatikim ng one of the best coffee dito sa Quezon Province. So ayun. Mostly liberica and then may kahalong excelsa and then robusta. Minsan mag-mix, meron silang mga ano product na isa lang yung variety ng coffee. Same time meron ding mix-mix. Mix-mix eh, no. So tingnan ko lang din yung may kapehan po ba doon sa kabila. Pwede po kaya doon pumasok? So tingnan lang natin yung, kasi to magkabilaan to eh, lagi yung tanim ng kape nila kabilaan. Ay sige po. So ayan, nandito na tayo sa kanilang ano, sa kanilang bodega, tabi ng fire ano, barangay hall pala ito. So ipapakita ko sa inyo yung kasi hindi ko pa napapakita sa inyo yung talagang ano, processing coffee center ng Adarna. So ayan, ayan siya. Yan yung ano, pasok doon yung pinaka parang ano, pero pwede ka dito pumasok kung naka four wheels ka. Pero kung gusto mong makita yung mini part sila dito, yan mini part. Ito yung daan papasok doon. So yan yung mga nursery. Ito yung mga bagong seedlings ng coffee. Ayan, pamimigay ito sa mga farmer ni Sir Donadio nung kanilang Adarna Cooperative. Pero ito yung ano, view nung kanilang processing coffee. Ayan, lapitan natin ano, para makita nyo. So ayan, ito, ayan, ito yung inyong gawaan nila, bilada ng kape saka yung stock din ng mga kape din. And then ito yung bodega nila sir. May bodega din sila doon sa loob, pero ito kasi parang dalawa katabi ng barangay dito sa lugar nila.
So ito yung tama po ba sir? Ito yung bodega na po. Pasukin ko lang sir. Ito, tuloy may mga ano dito, may mga kape pa. Ayan, tabi lang din ng kalsada yung mga kapehan nila dito. Ayan. Ayan. Ibang mga kape. Natutuyo na yung iba kasi sa naunang mga bumunga yan. And then may kape pa doon sa baba. So ito yung ano, yung bodega nila sir. Hindi na natin dito na lang po sir, naglilinis po sila, baka magdumi pa. Sige, silipin natin yung loob. Ito yung bodega, katabi lang din ang ano ng barangay hall, ano po? Oo, barangay hall. Okay lang naman po, medyo malapit lang din naman, medyo ano, kasi doon sa baba. Ayan, ito yung bodega nila. Ito yung bodega ng mga kape. Ay, mga ano po yan? Abono, yung fertilizer. Ah, fertilizer po. Ito po yung ano, organic, organic o... Organic. Ah, organic. Synthetic po. Ito, organic na fertilizer. Ito yung hinahalo po sa tubig. Hindi na? Ah, hindi na po. Hindi, ano lang yan. Sinasabog na lang po. So, ayan. Yeah. Ano to sir, yung ano, yung pruning saw. Pruning saw. So, I mean, yung ganyan, yung ganyan, so, ayun. Ito yung mga ano nila, organ. Saan po ito nagagaling sir? Binibili niyo po o ano? Bigay ng DE niyo. Bigay po ng DE. From Office of the Provincial Agriculture. Doon yan, asan naman namin sa, opisina ng Provincial Agriculture. Ano po yung buwan-buwan po may natating? Hindi naman, hindi. Nagre-request lang po kayo. Sige po. So ito mga ka-ani sa Atakam yung mga ano, mga bodega nila sir, ng Adarna. Pakikita ko sa iyo yung mga kaiba ng buong ano, ang Liberica. Sige po. Atakam yung ano, kalka. Iakit po sir yung motor ko lang po doon. Saan ako. So iakit ko lang mga kaani yung motor kasi nandito sa tabi siya ng kalsada. So yun. Papakita ni sir sa atin yung mga bunga. Magkakaiba ng mga bunga ng isa sa Robusta sa Liberica. So ayun mga kaani, papakita sa atin ni sir yung mga buto ng Liberica Excelsa sa Robusta. Ito sir ay Liberica yan. Liberica po, wait lang po sir. Hindi makita lang yun. Yan. Liberica pala to. Yung buto ng Liberica. Yan, kita natin. Hindi pa yan po to. Yan yung ano pa. Yung bire. Wet beans pa lang po. Yan. So, ito po ay Liberica. Liberica din yun. Uh-huh. Ang Robusta po sir. Narnia Robusta. Ito, Excelsa. Ah, ito, Excelsa. So, ito, Excelsa naman to. Medyo maliliit lang siya. And ito ay Liberica na natutuyo na. Mm-hmm. Ito ay Liberica din na natutuyo na, tuyo na rin. Mm-hmm. Ari, Excelsa. Ah, Excelsa naman po ito. Ari, Arbusta. Ito po, Liberica. Oo, oh, Liberica yan. Walang tayo ng isa lang sample. Tapos ito po ay Excelsa. So, walang tayo. Ito sir, Robusta. Yung maliit. Ito sir. Hindi. Nahaluan din ito na kwan eh. Nahaluan ang... Ito mga kalaga ng Robusta. Ayan. Parang maliliit na po. Ito po ay Excelsa. Liberica. Liberica. Excelsa. Saka po Robusta. So ayun. ano tayo? Pagka yung hindi pa tuyo, ito ang Robusta. Pag po, ano po, hindi po. Talagang maliit po anong Robusta na po. Ito ay siya pag natuyo. Oh, yan ang tuyo. Pag natuyo, Robusta. Medyo maliit din siya. Tapos ito sir, Excelsa. Excelsa na yan. Tapos Liberica yung malaki. So malaki pala ang, malalaki yung bunga ng Liberica mga kaani. So ayan. So nakita natin yung mga ano,
Para dun sa mga hindi pa familiar dun sa mga kape o bunga ng kape, yun, pinakita sa atin ni Sir Junadio yung pagkakaiba ng mga bunga kapag tuyo kapag saka kapag wet beans pa lang, yung Liberica excelsa saka Robusta. So ayun. So dito ko natin natapos yung vlog na to, and maraming salamat kay Sir Donadio sa pagsama sa ulit sa atin sa paglibot doon sa mga ibang area ng kape nila, and then yun, sama kayo ulit sa amin sa iba namang pagbalik na kung makakabalik pa dito, and then for sure naman babalik pa kasi nga po is pinopromote natin yung kanilang cooperative sa mga kape. So yun, sama kayo ulit sa pag-discover ng iba pang mga area dito ng kapehan, saka nung mga ibang pang area dito ng mga puno ng mga lansones, kape, and then especially yung bundok ng Masalokot. And yun, maraming salamat sa inyo, and see you in the next vlog na lang.